At ano nangyari? Ha? May konting depresya lang kuryente. Sandali-sandali na lang ito. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Unang tingin ko pa lang dito sa kotse mo, talagang wala na sa kondisyon. Bakit? Nakarating naman tayo sa pinuntahan natin ah. Ang hindi ko lang siniguro sa inyo, kung makakabalik tayo, di ba? Pero huwag kayong magkalala. Maayos din to, hmm? Eh, kailan pa eh? Mukhang nangungulan na oh. Naku, paano ba yan eh? Masama pa naman sa aming magbasa. Baka atakihin kami ng hika. Hika. Kanina nga, hindi kayo maawat sa pag-swimming doon. Oo nga, pero iba yun. Allergic kami sa tubig ulan. Totoo yun, Adan. Oh, baba! Bilis! Bilis! Sandali, wala na, ha? Mina, sige na! Akong bahala! Okay lang, pasok! Sige, pasok! Itong jacket ko pala. Wena. Ayan. Para hindi ka ginawin. Adan, sumukob ka na rin. Baka magkasakit ka. Natatawag daw ninyo ako, Mr. Ramirez. Bakit ho? Ano ang kasalanan ko? Si Adan, na pinasok mo sa pabrika, ay isang military intelligence. Ho? Military intelligence? Hindi ko alam yan. Ngayong alam mo na kung anong kasalanan kukumpisan mo kay Satanas. Kuya Dan! Ano na naman yan? Kuya Dan, baka naman pwede kami maglaro dyan ng computer sa'yo. Kasi pag doon kami naglalaro sa bahay, pinapagalitan kami ni Tsong Donato eh. Oo nga naman, Kuya Dan. Sige na, pumayag ka na, please. Oo nga naman, please. Sige na. Huwag lang kayo magulo, ha? Ayan! Pangako nyo sa akin, pag wala ako rito, huwag na huwag kayong magpapasok ng taong hindi nyo kilala. Ha? Mm-hmm. O, sige na. Yes! Ha? Ano yun? Boy, ano nangyari doon? Si Chairman o, nakitang patay! Si Chong! 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 Ano nangyari sa kanya? Sino pumatay sa tiyo ko? Hindi namin alam. May nakakita lang sa kanya sa labasan. Chong! Chong! Mabigat ang labang ito, Adan. Hindi pangkaraniwang kriminal ang binabangga natin. Ang mga taong yan ay hindi manghihinayang pumatay para mapangalagaan lamang ang kanilang interes. Ayaw kong maulit sa iyo ang nangyari sa iyong papa. Alam ko, yun, Nong. Kaya nga laki ng pasalamat ko eh sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon para hawakan ang kasong ito. Adan, huwag mong kakalimutan na ikaw ay sundalo. Dapat higit namang ibabaw sa iyo ang tawag ng tungkulin kaysa namang personal na dahilan. Maasahan nyo, no? Malawak ang kanilang koneksyon. Sa ngayon, hindi natin malaman kung sino ang nasa panig natin at kung sino ang kalaban. And there's a possibility that they have already penetrated our department. Alam nila ang bawat galaw dito. Nong, sino ho kaya sila sa palagay niyo? Yan ang gusto kong alamin mo.
Posible ang mga yan ay ang mga taong malalapit sa akin. Adan, gusto kong matanim sa isip mo na ang isang kaibigan na may masamang intensyon kung sumaksak sa likod. Sir, may glider ah. Mukhang may exhibition yata, sir ah. Mag-iinsayo lang yan. Sir, naglabas ng baret. Dito mo, dito mo. Gentlemen, alam niyo ba na buhay pa hanggang ngayon si Colonel Roque? Vertigo. Ang sabi mo ay sisiguraduhin mo siya. What went wrong? Sa dami ng tama niya, hindi ko akalaing mabubuhay pa siya. General, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sa susunod, titiyakin ko na isa lang sa amin ang matitirang buhay. Hey, hey, hold it from there, Vertigo. Don't get carried away with your emotion. It is too risky. By this time, he is in tight security. Hindi pa nawawala ang pagtitiwala ko sa iyo, Vertigo. Alam ko na hindi mo kagustuhan ang nangyari. But this time, I want to handle the situation. Ang gusto kong malaman ay kung sa ospital siya dinala. Good. He is progressing and he is in a stable condition now. Sir, good evening ho. Excuse me. Excuse me ho, sir. Dinner. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.